Makapal na balahibo. Malaking pangangatawan at mukhang palaging nakasimangot. Kaya sa unang tingin, mukhang nakakatakot. Pero sa totoo lang, ang mga Alaskan Malamute ay kuwela at cute. Kilalanin si Max, ang ating Wednesday Pets Day guest na Alaskan Malamute. Ang mga Alaskan Malamute ang official state dog ng bansang Alaska. Malaki rin ang naging kampanya nila sa 1925 serum run kung saan diniliver nila ang diphtheria antitoxin sa maliit na bayan ng Nome sa Alaska. Kaya ngayong Wednesday, makipagkulitan tayo sa kanila dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas! Sa ating Wednesday Pet Day, makikulit tayo to the max kasama si Alaskan Malamute Max at ang kanyang owner na si Jonathan Gabriel. Good morning po sa inyo and welcome to Rise and Shine. Good morning! Nakamute yata kayo, hindi namin kayo marinig. Nakamute ba kayo? Pakiclick lang yung unmute button. Ayan, oo. Ayan, okay. Sige, Jonathan and Max. Ayan, ilan taon na ba ito si Max? Naku, medyo mahina yung hindi natin marinig, sayang, oo. Ayan, okay lang, lapit ka. Yan, naririnig ka na namin. Jonathan, go ahead. Sige, ilan taon na si Max? Kaka 2 years old lang po niya noong October po. Hala, parang mas gusto ko maging Alaskan Malamute. Talaga ba? Direk po ba ako? Yes, I can hear you. Go, Ryan. Oo. Yeah, 2 years old po siya. Oh, Sir Joe, curious lang po din kami. Kwento niyo nga po sa amin kung paano napunta sa inyo si Max. Yan, nung pandemic po kasi, lagi lang ako nasa bahay. So sabi ko, parang gusto ko ng isang pet na makakasama ko. And ayoko kasi ng maliit, gusto ko yung malaki. So, napili ko po to, since ito po talaga yung dream dog ko, since bata pa ako. Ayan, nakuha ko po si Max. Dumating po siya sa atin noong 2021. Sino yung kasama mo dyan ngayon, yung naka-black? Yan, siya po yung trainer ni Max. Pagka nag-i-stud po kami, siya po ang may dala kay Max. Oh, nice. Okay, ano pangalan niya, yung naka-black? Umar po. Okay, sige, kayong dalawa pwede niyo sagutin to. Eh, may special diet ba yung mga gatong klaseng breed or itong mga Alaska Malamute? Kailangan lang po balance. Kung puro chicken po tayo this week, siguro next week kailangan lagyan natin ng vegetable or ng fish. Oh. Kailangan balanced diet po siya, lalo na sila na malalaki po yung breed nila, talaga XL po sila. So prone po sila sa mga sakit sa puso. So kailangan po talaga balanse yung pagkain nila. Fish, vegetable, chicken. Lagi po sa tubig since ano po sila, snow dog po sila, kailangan naka-aircon po. Magastos, oo. Ayun, oo. Yun na nga sana yung next question ko, Sir Max, kasi napakakapal nga po ng kanyang balahibo. At tayo ay nasa tropical country. Naka-aircon po ba tayo? Oo, naka-aircon yan. Yes for po, sure. Nasa kwarto ko po siya nagpupulong. Aircon po talaga siya. Nako, grabe pala maging kuryente niyo para dyan kay Max, ha? Pero when it comes doon sa kanyang kulungan, ayan mo, tutulungan kita sa kuryente. Ako bahala. Sabihan mo lang ako, oo. Ayan, tama yan, mag-close up ka. Pero ano ba, kinukulong niyo ba siya or nakakalaya naman siya sa bahay ninyo? Paano ang treatment sa kanya when it comes to shelter? Nasa bahay lang po siya, palakat-lakat lang po siya. Minsan nasa kwarto, minsan nasa sala. Minsan kalaro lang po lang siya ng mga anak ko. May anak pero si may mga oras po ba na nagiging aggressive si Max? Actually, pag nag-i-stud po siya, alpha po siya, ayaw niya nang ini-score po siya. Okay. Pag yun lang po, pag nag-i-stud siya, pag nakasampa po siya, ayaw na ng ibang may lumalapit. Marami bang mga nag-aalaga ng gandong klaseng breed dito sa Pilipinas knowing na iyan pala ay para sa mga very snowy countries? Dumadami na po sa ngayon.
hindi po natin ang karamihan po kasi dati sa atin Siberian Husky. Kung mapapansin po natin, parang Siberian Husky po siya. Pero ngayon po, tumadami na rin po ang mga Alaskan Malamute sa atin po. Okay, ano bang mensahe natin sa ating mga RSP na nais yung mag-alaga ng Alaskan Malamute? Advice ko lang po, mahabang pasensya. At siyempre, kailangan po natin siyempre ng may budget para sa alaga natin. Dahil tulad nila, malakas pong kumain and exercise. Napaka-importante po na exercise. Kailangan, nagagawa nilang tumakbo, nagagawa nila yung gusto nila kasi pag na-stress sila, nagkakaon sila, nag-iingay sila. Si Jonathan Pogi, so, no? Ano bang advice mo sa mga sawi ang puso ngayong Pebrero? I'm sorry, ano po yun? Sige, walang kinilaman to sa aso mo, pero ano bang message mo sa mga sawi ang puso ngayong Valentine's bilang si Sir ay naka-inspire na parang gusto ko na magkaroon ng anak ko? Ilan ba? Ayan, this coming Valentine's Day, isa sa mga magandang pangregalo natin, Alaskan Malamute. Actually, napaka-sweet na aso. Malaki lang siya tignan, pero sobrang sweet po. Mabait sa mga bata. And, ayan. Mahal ba? Pwede, kahit sa loob ng bahay. Malaki, gigante. Affordable ba yan, Jonathan? Affordable yan? Ba? Affordable? Bala ko bilang si Rod Shun. Mukhang mahal. Depende po sa quality. Pag-import po, nagre-range po siya ng 200,000 panas. Wow. Medyo mahal siya. Stop mas mura ako. Sana ako nilang ilalagaan mo. Ako pa, mag-ano. For free pa. Salamat. Muli, nakasama natin ngayon ng Max, si Max, the Alaskan Malamute, at ang owner na si Mr. Jonathan Gabriel. Stay safe po. Maraming salamat.